Nakapaskil na ang notice of closure sa labas ng opisina ng isang Pogo company sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagsalakay ng DILG sa pangunguna ni Secretary Benjamin Abalos Jr., mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group, PAGCOR, at barangay officials sa Angeles City, Pampanga kahapon. Bukod sa umano'y illegal na operasyon ng Pogo company, sangkot din ito sa umano'y pagdukot sa isang Chinese at kasong human trafficking sa higit 40 foreign nationals noong September 14. Bukod pa sa mahigit 40 Chinese na inabutan sa opisina, natuntun din ng mga otoridad ang nasa 190 foreign nationals sa isang hotel. Ito'y matapos sundan ng ilang nagtangkang tumakas na Pogo worker. During the police operation ay nag-attempo itong mga natsyempohan po na 42 foreign nationals na umalis. Pumunta po sila doon sa sinasabi kong hotel at nung sila po ay sinundan po doon ng ating mga police ay napag-alaman po na meron pa nga pong 190 foreign national na kasalukuyang nanunuluyan doon sa hotel na yon at napag-alaman nga natin na pare-pareho pong empleyado po nitong Pogo. Hindi rin dokumentado at walang passport na hawak ang ibang dayuhan. Kaya palaisipan sa DILG kung paano nakapasok at nakapagtrabaho ang mga dayuhan sa Pogo Company. How can they have a working visa when it is an illegal company? Some of them have lost their passport, others hawak daw ng iba. So we have to dig into this kasi we must also protect them. Kawawa naman. Ayon sa PNP, na-turnover na sa Bureau of Immigration ang mahigit 4 foreign nationals na inabutan sa opisina habang ang 190 na inabutan sa hotel ay isinailalim sa documentation. May mga taga Myanmar pa po dito, mga taga Vietnam. So kasalukuyan man ay iniintay po natin yung datos para malaman po yung mga nationality nito. And as soon as matapos po yung documentation ay ita-turnover din po sila sa BI. Panawagan ni Abalos na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may mapansing kahina-hinalang aktibidad sa inyong lugar. Gracie Rodau, ABS-CBN News, Pampanga.